자스도 방라 또 자게 Hi! Welcome back again sa aking channel. Kamusta po kayo dyan, mga mamshi, mga dabar cats? Andito na naman po ulit ang inyong Rocketera vlogger na si Zeldy. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, pwede na po kayo mag-subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga bagong video. Pwede nyo rin po itong i-like at i-share. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isang halaman na may pitong pakinabang na kaya naman kinagigiliwan ito ng maraming tao. Tulad ng kagilugilo na pangalan nito, na ito'y kamangha-mangha at maaari kang maging isang tagahanga ng halaman na ito kapag nalaman mo ang mga benepisyong na ibibigay nito sa tao. Kaya ito na, wag na natin patagalin at ating ibibigay ang pitong pakinabang na makukuha natin sa halaman na ito. Walang iba kundi ang spider plant. Una, ligtas para sa mga halagang hayop. Isa sa mga pinakamahusay na benepisyo ng spider plant ay ligtas ito sa halagang hayop. Bago pumili ng anumang halaman upang mapabuti ang kalidad ng pangloob na hangin, mahalaga na malaman kung ligtas o hindi ang halaman na ito para sa iyong mga alaga. Sa kabutihang palad, ang isang pinakamahusay na mga benepisyo ng halaman na ito ay ligtas ito sa halagang hayop. Malinaw na sinasabi ng ASPCA na ang spider plant ay ligtas para sa mga pusa at aso. Walang nakitang anumang katibayan ng pagkalason sa halaman ng gagamba ng mga alagang hayop sa ginagawang pananaliksik. At ang sunod naman ay tinatanggal ang mga pollutant. Ang mga halaman ng spider ay bahagi ng nasa clean air study. Ito ay pinaka-epektibo na pantanggal ng carbon monoxide, formaldehyde, xylene at toluene. Ito ay mas mahusay kaysa sa maraming mga panloob na halaman na lumahok sa eksperimentong iyon. Ang artikulong National Wildlife Federation ay kiniklaim na ang halaman na ito ay nagtanggal ng higit sa 95% ng mga nakalalasong agent mula sa hangin. At ito ay isang mga benepisyo ng kalusugan ng spider plant na dapat isaalang-alang. Ang halaman ng spider plant ay epektibo din sa pagbawas ng antas ng panloob ng carbon monoxide na makakatulong sa pagbawas sa pagkapagod, pananakit ng ulo, sipon, pananakit na lalamunan at mga sintomas na tulad ng trangkaso na sanhi ng pagkalantad sa carbon monoxide. Tumutulong din ito sa pagbawas ng xylene at toluene mula sa nakapaligid sa ating kapaligiran. Ang sunod nito ay tinatanggal nito ang particulate matter, nitrogen dioxide o ozone. Tinatanggal ng halaman na ito ang isa sa mga pinakamapinsalang polusyon sa sangkatauhan na particulate matter. Ang mga pinong maliliit na buti na ito ay maaaring mapunta sa iyong baga at daluyan ng dugo at maging sanghi ng pinsala. Ito ay naging isang kilalang katotohanan na spider plant ay maaaring sumisipsip ng nitrogen dioxide ng epektibo. Ang mga nakalalason na gas na ito ay maaaring nakakapinsalang epekto sa katawan ng tao. Ang spider plant ay sumisipsip din ng ozone na nagiging isang pangkalahatang pollution sa panloob na hangin sa panahon ngayon. Ang tatlong karaniwang mga halamang bahay, ang halaman ng gagamba, halaman ng ahas at kinintuang mga putos ay sinusuri upang malaman ang kanilang pagiging epektibo sa pagbawas ng ozone at pinakikita ang resulta ng mga rate ng pag-ubos ng ozone ay mas mataas sa mga silid na naglalaman ng mga halaman na ito. Sunod naman ay nakakaakit na itsura. Ang isa sa mga benepisyo ng halaman na gagamba ay mukhang nakakaakit ito bilang isang houseplant. Ang pinakamagandang bahagi na maaari itong itanim sa isang nakabitin na basket o anumang karaniwang paso. Ang mga spider plant na lumalaki mula sa mother plant at lilitaw na para mga gagamba ay nakalawit mula sa paso na nagpapabuti ng kagandahan ng halaman na ito. At ang sunod naman, madaling makahinga. Ang mga halaman ay nagpapabuti sa breeding habitat para sa mga tao. At ang mga halaman na ito ay walang exception doon. Madaling maunawaan mula sa simpleng katotohanan na ang mga halaman ay gumagawa ng oxygen at ginagamit natin ito. Kaya't ang pagkakaroon ng isang houseplant tulad ng isang spider plant sa iyong lugar ng trabaho o bahay ay natural na taas ng mga antas ng panloob na oxygen. At isang pang
Pangkagiliw-giliw na punto ay ang mga variegated na uri ng spider plant na gumagawa ng higit sa chlorophyll kaysa sa iba pang mga variegated na mga house plant. Kaya nangangahulugan mas maraming produksyon ng oxygen. At ang sunod naman, mahirap itong patayin. Kung madalas na namamatayan ka ng mga halaman na panloob, ang halaman na ito ay ibahin mo. Maaring tapusin ito ng halamang spider plant. Dahil ang halamang spider plant ay uunlad kahit na napabayaan at maaaring madaling umangkop sa iba't ibang mga kondisyon ng klima. Ito'y isang mapagbigay na houseplant at hindi alintana ang paminsan-minsang mga pagkakamali ng labis na tubig at pagkukulang sa tubig. Lumalaki ito ng parehong mababang ilaw at bahagi ng sikat ng araw. Bagamat minumungkahi namin na ilagay ito sa isang lugar na may malinaw na hindi direktang sikat ng araw. At ang panghuli naman ay nakakatulong na mapabuti ang kalusugan ng mga pasyente. Ang spider plant at iba pang mga panloob na halaman nilalagay sa silid ng ospital ng mga pasyente na gumagaling mula sa operasyon. Napansin na ang mga pasyente na maaari na ang mga silid na may mga halaman ay may positibong epekto kumpara sa mga nilalagay sa mga silid na walang halaman at mas mababang systolic pressure ng dugo at mas mababang rating ng sakit na pagkakabalisa at pagkakapagod na itinala sa isang epekto ng may halaman na recovery room ng pasyente. So ayan guys, nalaman nyo na kung gaano ba kapaki-pakinabang ang halaman na to na spider plant na karamihang makikita natin halos sa lahat ng may mga garden. So salamat sa pakikinig, hanggang sa muli!